ang katotohanan sa likod ng Palengke Queen na pelikula ni Miss Nora Honor kasama si Mr. Matt Ranillo III. Ako po si Kefir DR, ang inyong kahar expression na nagsasabing pagpalain tayo ng Diyos, at please subscribe po natin ang YouTube channel na Heart Expression. Ako po ay pinanganak 1965 at lumaki ako na puro Nora Honor movies at mga TV show ni Ate Gay ang napapanood ko. Mga comics na talaga naman ang cover ay si Ate Gay. Ang mga pamilya ko sa mga magulang, mga pinsan, mga tita at tito, sila po ay mga Noranians, diehard. Talaga bang yung dumadayo pa sila sa bahay para makipanood lang ng telebisyon, dahil madalang lang po noon ang may telebisyon. At syempre, katulad nyo po, talaga namang inaabangan ng superstar show ang Makulay na Daigdig ni Nora. Plus yung Guy and Pete po na talagang napakatagal na ipalabas dito sa San Fernando, na kailangan pa naming magbitbit ng mga kaldero, ng ulam. Doon na po na, kumbaga doon na po kami nananghalian. Parang isa pong malaking event, okasyon, ang birthday ni, ang mga pelikula ni Ate Gay. Yung panunood, para ito po yung isang napakalaking handaan po pag manunood kami. At dahil po doon, ay hindi ko masasabing Noranians ako, bagamat ang mga kuya ko ay talagang Noranians, ang lola ko, lahat. Pero na-impluensyahan lang po ako, kumbaga. Pagkatapos manood ng, galing sa sine, manood ng Guy and Pip o pelikula ni Ate Gay, bibili pa kasi na ng mga litrato ni Ate Gay. Ayan, yung mga pictures, no po. At talaga naman, yung kinakain namin, puro yung plastic, kumbaga kung makain kami ng chicharon, ang cover ay sa Ate Gay, bibilin yon. At nagkalat, kumbaga po yung mga Norajs na may nunal, talaga po, na ginagaya nila ang Miss Nora Honor. Grabe yung nagawa na kasaysayan ni Ate Gay. Pero hindi ko po masasabing Noranians ako noong mga araw na yon, kasi noong mga panahon na yon, kasi kapag wala naman ang mga tita ko, tito ko, kumbaga hindi naman ako nanonood ng mga Noranians, hindi naman ako nakikinig ng radyo, ganun po, no? Na nahahawa lang po ako. Pero nung minsan, isang araw, nagsimba ang tito at tita ko, mga pinsan ko, dahil doon ako nakatira, alam niyo po, gusto ko manood ng TV, wala akong ibang makita, linipat ko ang television, kundi puro pelikula ni Ate Gay. Ganun kasikat si Ate Gay. At alam niyo po, katinti talaga ang pinanood ko. Sabi ko, pagtsatsagaan ko ang Palengke Queen. Kumbaga po, pagtsatsagaan ko, bakit nga pa nabilib sila kay Miss Nora Honor? Mag-isa ako. Alam niyo po, habang nanonood ako, kahit na ihing-ihi na po ako, excuse, hindi po ako umiihi, kasi nagustuhan ko po yung kwento na Palengke Queen. At habang ako po ay talaga namang nanonood, umiiyak ako. Lalo na doon sa takpong haharika ni Ate Gay ang paa ni Miss Celia Rodriguez doon po sa pelikulang yon. Dahil ang kapalit para makita lang ni Ate Gay ang kanyang asawa na si Mr. Matt Ranillo doon, na anak ni Miss Celia Rodriguez. Pag napanood niyo po yung tagpong yon sa pelikulang Palengke Queen, at noong nakita ko yon, talagang naramdaman ko po yung pagkaapi, yung pagkaawa. Talagang doon po nakita ko, bagamat comedy po yung pelikula, pero napaiyak po ako. Comedy drama, iyak ako ng iyak. Iyak po ako ng iyak. At alam niyo po, dumating, natapos na yung pelikula, dumating na yung mga auntie ko, ay yung auntie ko, yung mga pinsan ko, na maamaga ko yung mata ko, at umiiyak pa rin ako. Talagang kumbaga po, pumasok sa akin yung character ng Ate Gay, kasi feeling ko noon ganun din po yung kwento ng buhay ko. At simula noon, naging Noranian na ako. Talagang talagang pinangarap ko nang pumunta sa Manila 1985. Doon ko po pinanood ang I Can't Stop Loving You Till We Meet Again, Lola Basham, Tinik sa Dibdib, at yung nga po yung mga Floor Contemplation hanggang sa ngayon. At talagang nasasaktan ako kapag si Ate Gay ay pinagbibigkaan ng di maganda. Pag may problema sa Ate Gay, nasasaktan ako, kasi bakit po, si Ate Gay talagang mahal na mahal ko, dahil si Ate Gay mahal naman niya tayo. At bakit nga ba mahal natin si Ate Gay? Bakit? Ano po ba nangyari? Bakit si Ate Gay ganun lang tayo? Alam niyo po, masasabi ko pong si Ate Gay, itinuring niya tayong pamilya, at si Ate Gay, tinuring natin siyang pamilya. Ate, nakasama araw-araw noon, ngayon, kahit na marami pang magsidating na artista, kahit na sabihin pang ang dami ng sumibol ng mga kabataan ngayon,
Pero si Ate Gay pa rin na natiling loyal tayo kay Ate Gay, bakit nga ba hindi? Si Ate Gay, kasama ko siya sa paglaki. Ang pinapanood ko mga pelikula niya, ang istorya niya, ang mga kwento niya, ay talaga nagbigay ng aral, nagbigay ng karangalan sa atin. At si Ate Gay, talagang parang kapatid mo siya o totoong kapatid mo siya na kapag siya nasasaktan, nasasaktan ka rin. Kaya syempre, mahal na mahal natin si Ate Gay. Ate Gay, ikaw ang superstar ng aking buhay. Hindi ka lang isang, hindi lang ako tagahanga sa iyo, kundi pakiramdam ko, ate kita, kapatid mo ako, at talaga namang tayo mga Noranians, nagmamahalan at nagkakaisa, magkakapatid tayo, na binuo tayo ni Ate Gay sa pamagitan ng pelikula niya, paghanga natin sa kanya, at yung pagsasama-sama natin kay Ate Gay. Ate Gay, we love you. Mahal na mahal ka namin. Ikaw ay lalo pang pagpalain ng Diyos. Mga Noranians, God bless us all at maraming salamat. Ito po ang yung Kuya Ferdy R. na nagsasabing, as long as there is love, we will send, and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay. Please like, subscribe, hit the bell button, heart expression. Go, go, go!